na siya sa quarantine. Si Ping na iwan kasi ayaw niya na magsama. Straight kasi 1 week ang duty ni nanay, pero hopefully next week 1 week naman siyang rest kung tuloy-tuloy yung ganun nila na arrangement. So straight siya Monday to Friday na duty. Ako naman kahapon na yung duty ko, and ngayon at bukas ay work from home na. Ngayon na ulit nakalabas si Chespa, mga almost 1 month mula nung nag-quarantine. Bye. Yan na. Hi guys. Sana tayo guys. Sama si Babe. Hi guys. Nasaan siya nakalabas? Ate Joy. Ate namin si Joy kasi ano na rin siya. Balik na rin siya sa trabaho. Graduate na rin sa quarantine. So, hatid namin siya sa school niya kasi marami siyang modules na dala na i-distribute pa sa mga estudyante niya. So, samahan niyo kami guys sa pag-atid. Itong barangay na madadaanan namin ngayon guys, ito pala yung barangay na binaha nung last Friday noong June 11, no? So binaha sila ng gabi, tapos hanggang Sabado ng umaga, yung Independence Day, may mga tubig pa rin. So dito yun na barangay pababa. Yung tubig na pinanggalingan ng baha dito guys ay galing din dun sa taas. Bali dun, doon sa pupuntahan natin ngayon na barangay, doon sa may school ni Joy. So doon nang galing yung tubig. So hindi ko lang alam kung may ibang pang source ng tubig na bumaba dito. So dito guys sa portion na ito, lalo na dito kasi yung tulay or yung ilog andun na sa my left side. So dito sa paligid guys, pasensya na kasi hindi klaro yung video, pero kung mapapansin nyo dito guys, andun pa rin yung bakas ng baha. So maputik pa rin yung labas ng kanilang mga bahay, tapos yung ibang gamit nila nasa labas pa rin. So hindi lang kasi klaro guys yung video, pero ano yan guys, yung mga labas nila maputik pa rin dito guys. Siguro umabot ng ano ng siguro mga 4 feet yung tubig dito na portion nandito, kasi nasa kaliwang side lang yung ilog. Dito naman medyo mataas ang portion na ito. Siguro hindi na ito inabot. Pero dito naman sa pababa na kasi yan dyan. Yan, dito banda guys. Yan. Both side na ito. Parang inabot na rin. Kasi may mga ano guys, yung basa ng tubig sa kanilang mga pader ay makikita mo pa rin. So mataas pa rin guys yung tubig dito ng portion. Yan dito. Mababa naman kasi yan dito. Tapos dito sa left side, andyan na yung ilog patabi lang itong bahay na ito. Yung sa harap natin, ano yan guys? School. Private school yan dyan. Notre Dame. Notre Dame of New Iloilo. So, andyan pa rin yung bakas ng baha kasi makikita mo na may tubig pa. Tapos makikita nyo rin dito guys sa mga puno, sa mga damo,
yung mga dahon ng mga tuyong, yung mga tuyong dahon na sumabit sa mga puno, sa mga damo. Dito nga guys, sa kaliwang side, yung mga damo sumabit doon sa may barbed wire na bakod. So, nagpasbiwang yan guys, no? Or more or less mga 4 feet yung taas niya. So, may mga nakasabit na damo. Ibig sabihin, ganyan kataas yung tubig baha. Dito naman na side, makikita natin na may mga tanim ng palay pero hindi naman sila naapektuhan. Ibig sabihin, doon lang kanina sa dinaanan natin guys yung tubig baha. Dito parang wala na. So, andito na tayo guys sa school na tinuturoan ni Joy. Bali, substitute siya dito guys for 3 months. Ito yung Libas Elementary School dito sa munisipyo ng Tantangan. So, ito yung school niya. Naka-alternative work arrangement din sila at saka schedule niya for duty today.
So hinatid namin siya guys kasi marami siyang dalang mga yung self-learning modules na during quarantine, ito yung na-print niya. So dinala niya lahat ngayon. Tapos kukunin ng mga parents dito ngayong araw. So ito yung school gym. So dito siya hintay ng mga parents niya. So dito niya i-display yung mga SLMs niya. Grade 1 kasi yung tinuturuan niya dito. Yan, so ito yung school nila. At saka first time ko rin nakapasok dito. First time namin ng mga bata. So kung pupunta si Joy dito sa school niya guys, mula sa bahay hanggang doon sa may highway kanina, pwede siyang sumakay ng van, jeep o multicab. Then bababa siya doon. Then mula doon sa may kanto, sasakay naman siya ng motor o tricycle kung anong available, papasok na dito sa school. Then mula naman dito sa school, pabalik ng bahay, sasakay naman siya ng motor naman ulit or tricycle kung anong available. Then minsan kung tricycle ang masasakyan niya, pwedeng yun na ang sasakyan niya hanggang doon naman, hanggang dito naman sa may highway, no, sa aming barangay. Pero kung motor, hanggang doon lang siya sa may kanto, then bababa siya sa may highway, then babantay naman siya ng either tricycle, jeep, van or multicab. Tapos bababa na lang naman siya diyan sa may kanto namin dito sa barangay na sa San Felipe. So hindi naman siya gaanong malayo. Siguro mga more or less mga ano lang ang biyahein niya dito guys, mga nasa 5 to 6 kilometers lang. Ganun lang kalayo. So ang duty naman nila ngayon guys na hindi naman everyday yung reporting nila kasi naka-alternative work arrangement niya. Parang siya ay 3 times a week siyang naka-duty, no? Tapos dalawang araw yung niya work from home. So every time na nag-work from home siya, so yung ginagawa niya ay nag-print ng SLM, then nagre-record at saka gumagawa ng mga parallel test. Then si Joy nagabao na lang rin ng pananghalian niya. So dito na siya kumakain sa school. So babalik na kami ngayon guys. Binidyo namin itong guys, itong farm kasi ang ganda. May fish pond sila ngayon. Then ongoing rin yung development nila. So yun nga, no, para nakaka-excite na tingnan or abangan kung ano yung mga itatanim nila. Pero sa ngayon ang makikita natin ay fish pond. Tapos sa baba pa nito guys, merong ilog. So yung ilog dito, ito yung ilog na pababa doon sa barangay na binaha kanina. So dito nga makikita guys na talaga mataas ang tubig dito kasi yung portion na kasi yung yung ilog siguro mga siya guys, ang lalim niya sa ground ay nasa 4 feet din siguro ang lalim niya. Din yung taas na portion makikita mo na may bakas ng tubig, no. So dinaanan ng tubig. So ibig sabihin mataas dito pa lang mataas na yung tubig. So ayun guys, ayun. No. So yan ang ilog, parang umikot yung ilog dito sa my farm. And then sa gitna niyan makikita mo guys na yung dinaanan ng tubig. So dito mamaya guys, makikita natin 'yon. Maganda yung farm nila. Maganda yung terrain, may siya palusong, then may paahon din. So dito na portion guys, makikita yan dito, ayan.
yung gitna na yan, yan sa may kawayan na yan, so makikita dyan yung dinaanan pa ng tubig. So nasa baba yung ilog, din sa taas makikita yung portion na dinaanan pa ng tubig. So umapaw yung tubig dun sa taas. So ngayon guys, sinundo ko si misis. So kakalabas nila ng office. Dito kami dadaan sa may likod ng mall. Kasi meron yan ditong ano guys, yung parang alternate road. Ano ba yung isang term niyan? Na yung stretch ng kalyeng ito ay mula dito mismo sa likod ng mall, which is Barangay Santo Niño or Barrio 2 ng Coronadal. Hanggang doon sa may, aabot ito ng hanggang Morales. Doon na malapit sa amin. So ito yung isa sa mga alternate route na in case na close or heavy traffic yung main road or yung Jensen Drive, pwedeng dumaan dito. Kaya lang, two-way road lang ito guys. Pero okay na rin. Yun lang, in case na magsarado yung main road, yung highway, pag dito ka dumaan, minsan may masikip din yung ano, yung kalsada kasi nga two-way lang at saka maraming sasakyan na dumadaan. So ngayon ay past 5 na, kaya medyo madilim. At saka kakatapos din lang ng ulan guys. So mula dito ay nasa, ano ito, ang kalye na ito pala guys ay Balmore Street. So Balmore Street, then actually hanggang dito lang yan siya sa ano, sa Barangay Santo Niño. So lumiko ka dito sa right, siguro man nasa ano lang siya, mga nasa 300 meters. So hanggang doon lang yung kalyeng ito. So ito na siya. So pwede kang dumaan dito papuntang downtown proper or city proper. At hanggang doon mismo sa Barangay Morales. So medyo malayo na rin ito na kalye guys. Diversion road pala. Diversion road. So ito ay ginagamit na diversion road in case na masarado yung main road or yung highway. So ito ay part pa rin ng Barangay Santo Niño. Actually guys, sa stretch na ito ay marami ring mga subdivision. Saka maganda rin dito guys kasi maraming naka-display ng mga prutas. At saka dun mamaya guys sa unahan, maganda rin dun, parang palengke na rin kasi maraming mga pwesto na nagbibinta ng mga ulam, may mga bakery, may mga yung lechon manok. So kahit na hindi ka na pumunta ng mall o ng palengke, pwede ka nang bumili dito ng mga ulam. Itong building niya ito sa kaliwa guys, pwede ka rin umorder dyan ng lutong ulam na. Tapos ipapadeliver mo lang sa either Maxim or Food Panda. Pwede na. Dito guys sa left side, pag lumiko ka dyan, lalabas rin yan ng highway. So madadaanan mo dyan yung Notre Dame of Marble University Elementary at saka High School Department. So kung panahon ng klase guys, sa umaga at sa hapon, no, medyo matraffic yan dito kasi dito dumadaan yung naghahatid at saka nagsumusundo sa school. So ngayon na guys, medyo traffic na nga kasi two-way lang kasi ito ang kalsada dito. So ito na yung sinasabi ko na mula dito guys, marami na mga nagbebenta ng mga isda, karne, may mga bakery, may mga grocery stores.
itong sa kanan namin guys, oh, tindahan niya ng mga chinelas. So marami na kasi mga pwesto dito na pinagawa. Tumigil kami dito kasi bibili kami ng isda. Pero hindi kami nakabili ng isda guys kasi sabi ni Mrs. hindi daw maganda yung mga isda. So ito siya. Actually ano na pala ito guys? Part na ito ng Barangay Zone 2 ng Corona del City. Yung pinanggalingan natin kanina ay Barangay Santo Niño or Barrio 2. Ito naman ay Barangay Zone 2. So another barangay naman ito guys. So actually itong Barangay Zone 2, ito na yung part ng mga yung main barangays ng poblasyon. Kasi yung poblasyon nahati sa apat na zone, no? Zone 1 hanggang Zone 4. So ito yung Zone 2. Doon pala kanina sa left na kalsada guys, doon yung papunta sa Barangay Hall. Barangay Hall ng Zone 2. Ang nasa right side ay subdivision na yan guys. Ito yung Agreda subdivision. So kung mapapansin nyo, maraming yung mga commercial establishment dito sa both sides. And then itong nakabakod guys, yan yung sa left, yan yung area ng Robinson. So soon to rise na yung Robinsons dyan. So mula dito hanggang highway, yun ang area ng Robinsons. Ang sabi nga nila nung January pa sana ito mag-start ng construction, eh dahil sa pandemic hanggang ngayon hindi pa sila nakapag-umpisa. So itong nasa dinaanan natin kanina sa kanan, dalawang subdivision din guys ng Agriville at saka Agreda subdivision. So iisa lang yung may-ari. Din katabi niyan dito naman pa rin sa right side yung Marville Homes. Another subdivision naman. So dito naman guys makikita nyo. So ang daming talaga dito mga commercial establishment. So kung nung dati na mga normal days, masyadong masikip na yan dito guys, lalo na paghapon, kasi yung mga empleyado na pauwi ay dumadaan dito at bumibili ng mga ulam nila. So yung mga sasakyan nakapark na din sa gilid, kaya minsan masikip rin dito magdaan. So dito part pa rin ito yata ng Zone 2. Actually guys, yung kanina pala, yung dinaanan natin na Agreda subdivision, naka-granular lockdown yun guys kasi maraming mga nag-positive doon. At saka nadaanan na rin yata natin yung part ng Osita subdivision dito pa rin sa right side na naka-granular lockdown din. Ngayon nga guys, kung mapapansin nyo, medyo matraffic na. Lalo na kung ito guys, kung nung kagaya ng dati na normal days, talaga masikip dito kasi maraming nakapark na mga sasakyan na bumibili dito sa paligid. So itong madadaanan natin sa left side, andyan yung office ng Pag-ibig at saka temporary office ng Philippine Statistics Authority. So diyan sila ngayon nagpapa-ID ng guys, yung national ID. So pupunta nga kami ni Mrs. diyan siguro sa mga coming weeks para magpa-ID din. So ito naman parang part na ito ng guys. Both left and right ay part na ito ng Barrio 1 ng Coronadal or ng General Paulino Santos. So ito na portion. So Barangay General Paulino Santos or Barrio 1. So yung mga daan sa left side, papunta na yan guys ng city proper. So kahit saan si dyan lumiko guys, lalabas ka ng
national highway, or ng mga streets within the city. So going to the right, yung tinatawag namin dito na Chinatown. Then going to left, yun, papunta ng main highway. So currently nasa ano pa rin tayo, guys? Barangay General Paulino Santos. So ito mga kalsada papunta ng left, lalabas na dyan sa isang malaking mall. Ganun din dito, lulusot pa rin dun yan sa ano, mga mall. Actually dalawang mall ang pwedeng lulusotan dyan, yung KCC at saka yung Mall of A Center Point. So ito lang yung mahirap dito sa diversion road na ito, guys, kasi two-way road lang siya. Tsaka minsan may mga nakapark pang sasakyan, kaya nagiging matraffic siya. So maliit lang yung kalye, at saka yun nga, yung iba nakapark pa. So nagko-cause ng traffic. So nasa intersection na tayo, going to the left ay papunta ng palengke ng Coronadal. Then going to the right, barangay ng Coronadal at saka papunta na rin ng isang bayan ng Sultan Kudarat. So dito sila dumadaan. Municipality of Lutayan. Sakop na siya ng Sultan Kudarat province. So didiretso tayo, guys. Hindi tayo liliko ng left. Kasi pag dumiko tayo dyan, masyadong matraffic na, guys. Kasi palengke na yan dyan. Minsan nga pag ganitong normal days, mas mabuti na lang na dumaan dyan ng highway, kasi doon nga mas mabilis pa yung takbo mo kesa dito. Dito ganito ang sitwasyon, matraffic pa nga. So mas mabuti na lang na dumaan dyan doon sa ano, sa highway. So ito na yung part pa rin ng Barangay General Paulino Santos. So may yung next na kanto pa kanan, yun na yung papasok sa kanilang barangay hall. So dito sa may next na kanto dito, guys, papunta sa right, dyan yung papunta sa kanilang barangay hall at saka barangay gym. So didiretso pa tayo. At saka mabuti na rin itong diversion road na ito, guys, hanggang dito, kasi mula doon kanina sa likod ng mall hanggang dito ay sementado na. Kaya lang pagdating dyan sa may kanto, sa next intersection, papunta ng Barangay Morales, ay hindi na siya sementado. Actually, naumpisahan na rin naman yung pagsesemento, pero hindi pa talaga tapos. Hindi na kasi ako nakadaan dyan kung anong nakahaba yung nasemento. So liliko na lang tayo dito, guys, sa my left side. Palabas na tayo ng National Highway. So kung didiretsuhin natin yung kanina, so doon pa yung kalsada na lalabas hanggang Barangay Morales. Sa bibilhan namin mamaya, guys, ng ulam, doon lalabas, no, kung diretsuhin mo yung kalsada kanina, pag kung hindi sana tayo lumiko, kung diniretso natin yon,
ang labas nun, doon yung bibilhan namin mamaya ng ulam. Kaya lang lumiko na tayo dito kasi pag dinerecho ko yun, may portion kasi na hindi pa simentado. So hindi natin alam kung gaano kalalim yung mga ano dun guys, mga lubak. At kanina lang rin pala guys, may sunog dito sa Coronadal City. Parang isang compound yon, may mga boarding house, may computer shop at saka yung motor parts na pwesto. So naabot talaga lahat. So ang kawawa din doon yung mga rumirenta lang na nagtatrabaho. So nang umuwi sila, hindi nila alam na nasunog yung bahay nila, yung boarding house nila. So pagdating nila doon ay wala na silang naisalbang gamit. So ubos talaga yung gamit nila. At ang portion na pala na ito guys ay part na ito ng Barangay Zone 1. Yan dito papunta sa right, dyan papasok yung kanilang, papasok sa kanilang barangay hall. So approaching tayo sa highway. So ayan guys, ito na yung main highway or itong General Santos Drive. So going to the left, papunta ng round ball or ng rotonda ng Coronadal. So since uuwi na tayo, dito tayo sa right. So madadaanan naman natin yung Dr. Arturo Pingoy Medical Center, yung nasa kaliwa, yung blue yung building. So dito na kami bibili ng ulam guys. So yung nasa likod ko lang mismo, dyan yung kalsada na lalabasan kung dinerecho mo yung diversion road kanina. So ito na yung Barangay Morales. So dyan din yung kalsada papunta sa kanilang barangay. So hanggang dito na lang guys. Maraming salamat sa panonood at please don't forget to subscribe. So God bless and keep safe.